Pero na akong gustong itanong. Pero para iniisip ko lang siya kasi yung alam very shallow yung alam ko sa NFTs and ang alam ko lang sa NFT is Axie. So para very shallow lang talaga siya. Do you guys see na yung NFTs ba? Like for example yung sa OpenSea and whatsoever yung mga JPEGs na ano. Kasi para meron akong discussion with one of my students no, na para nag-NFTs. Parang lagi yung sinasabi sa akin na maganda ang kitaan pero parang kahit siya feeling niya it's a giant Ponzi scheme na for it to go up in value we have to invite more people para siyang MLM in a way parang yun parang ano lang parang for discussion purposes lang hindi ako basher ng NFT I mean I want to enter but wala pa talaga akong alam eh so yun para ba siyang ganun para ba siyang giant Ponzi scheme? Yung sa akin, ano? Teka. For example, dun sa tanong naman muna ni Cap, yung perceived value kasi, it's just one criteria. So, diba, we discussed there so many different criteria. Eh. So, dun sa question mo about kung ano yung actual na use case niya, ganun. So, may ganun tinatawag na criteria din for screening or checking out the value of the NFT, which is what we call utility or use case. So, meron ba siya talagang actual gamit? So for example, kaya sobrang maganda yung value ng NFTs ni Gary V. Gary Vaynerchuk, for example, is that kinabitan niya ng utility yung NFTs. For example, membership. Oh, parang, actually, more than membership yun eh. Teka, binuksan ko para makita ko. Parang for example, alam ko may mentoring, di ba? Ibe. Wait, mayroon yung sobrang limited na mga ano eh. NFTs. Membro nga ako ng Discord group eh. Yung V Friends. Member ako V-friends. Ng Discord group. Ngayon, for example, yung nag-hype eh. For example, ano, yung mga NFT lang na pwede kang makipag-basketball with Gary Vaynerchuk. Parang ganun. So, experience ang kinakabit niya dun. Which is actual na real life na hindi na siya digital. Meron din para mamimigay siya ng gift sa'yo. Mga gift box, etc. So, yun actual din na makuha mo na gamit from Gary V. Which is, dun naman basok dun sa talang ni Herbs. Actually, totoo yung sinabi mo. For me, and sinasabi ito ng mga ibang OGs din or tagang gusto nilang itaguyod yung value ng NFT. Kasi nga, in any kind of new space kasi, people will be separated by who. Yun yung sabi nila doon would be mercenaries, pati yung mga actual na evangelists. So what do you mean by this? Evangelists would be gustong isulong yung technology. So it's actually a new technology eh. Ako, well, as I said a while ago, yung when I was researching about NFTs, hindi ako nag-focus dun sa kung ano yung sikat, which is art and games. Para mag-gets ko yung konteksto eh. Doon ko nakita na, ay, sobrang dami pang parating na technologies. Pero sikat ka masyado yung art. Saka yung games. Pero sobrang dami pang pwedeng ikabit dun eh. So, pwede ko i-discuss yun later na lang siguro. Pero, so that's one, di ba? Dami pang pwedeng ikabit sa'yo. Tapos yung mga taong gustong mga sakim na nakita nga, ay sobrang sikat nito. Yun, that's around siguro 98 to 99% of the population ng gumagawa ng NFT. So, totoo yung sasabi mo, Herbs. For me, majority ng nandito sa space na to, which is in any kind naman of endeavor or new na hype thing eh, they're in it for the money. Diba? So, talagang totoo yan. Kaya gagawa ka talaga ng due diligence mo, yung screening criteria, which is ginagawa ng mga taong nakahanap talaga ng actual rooted value, and parang deep value with it. Pero yun, may 1% dyan na mag-survive. Even si Gary Vee sabi niya, 98 to 99% of NFTs will be scams. 1% will just remain. Ganun din naman yung sa IPO phase. Parang dot-com bubble rin. So, bubble nga talaga. Actually, yung NFT nga, I.O. bubble tawag ko sa kanya. Kasi, hindi na .com sa kanya, di ba? I.O. yung dulo. So, I.O. Oo, I.O. bubble tawag ko sa kanya. 1% nga dyan, yung legit na projects for sure. Yung may utility, yung hinahanap ni Cap. Yeah. Very good, ano? Maganda yung explanation ni Sep. Kasi parang pwede natin siya ihalin tulad sa kunyari. Let's say, for example, si Sep meron siyang Clarity Workshop. And that Clarity Workshop can only accommodate 30 students. Tapos, kunyari, student number one, nabili niya yung Clarity Workshop at a price of, let's say, 35,000. Tapos, the difference lang kasi with what we're doing right now, yung normal day-to-day living natin, pre-NFT and pre-Bitcoin, is that hindi natin siya tinitrade. Hindi nagiging tradable in some kind of a platform yung mga bagay-bagay na yun. So, for example, if that person, kunyari, let's call him si Ons, ayan, mga top commenter natin. So si Ons, nakuha niya yung seat na yon sa Clarity Workshop and he just decided to trade that seat na Irbs, bili mo na lang tong ano to, kasi 30 lang yung seat dito sa Clarity Workshop,
Nabili ko ito ng 35,000, benta ko sa inyo ng 36,000. Tapos si Herbs naman, bibenta niya ng 37,000 and then 30. Tama ba ako sa analogy ko? Ayun ba yung sinasabi mo, Sep? Yung about sa Gary Vaynerchuk na merong makikipaglaro siya ng 5 basketball sa 5 individuals. Parang for example, hindi kasi pwedeng matagal din talaga yung value nun eh. For example, hindi siya parang one time na ano? Oh, hindi. One time na purchase, one time na, anong tawag dito, one time mo lang pwede i-claim. Kasi alam niyo yung ano, yung meron ba tayo ditong si ano, ano bang pangalan ng assistant ni ano ni Joe Rogan, yung pinapaano research niya palagi. Jimmy. Alam niyo yung ha? Sino nanonood pa kay Joe Rogan? Si Jimmy. O Jimmy, paki-search mo nga yung ano, yung buffet tuloy. Yung lunch with Warren Buffett. Alam niyo 'yon? Yung lunch with Warren Buffett na millions na siya ngayon. Pero dati, it was supposedly parang tens of thousands lang. Lunch with Warren Buffett, parang once a year lang niya lang ginagawa. Tapos to be given to a chosen charity. Tapos ngayon, millions na. Kasi syempre, lunch with Warren Buffett. So nagkaroon na ng parang, so yung sinasabi mo, Sep, about utility yung angle mo eh. And utility, scarcity, parang ganun yung, and syempre, ano, kaya tumataas yung value. Parang ganun ba siya, Sep? Yung explanation mo para doon sa mga kapanalig natin na ano. Parang it's not just perceived value yung nagbibigay. Pwede nga, utility can also give value to an NFT. Kasi ito ah, mag-aano ko dito sa ano ni Herbs, sa criticism or sa rebuttal ni Herbs, ano, about doon sa, ang Ponzi scheme kasi is all about paunahin. So if anything, ako din ah, isa rin yung sa mga criteria for judging ko, if anything na merong kailangan mong mauna, doon sa isang bagay, medyo parang ano ako doon, medyo parang iwas ako doon. Kasi kung paunahan pala yan, di ba? Is it, ang NFT ba, is it a paunahan game? Not really. Not really. Yung so ano klaseng, perceived value kasi talaga kape, may mga into NFT na tingin nila mahal na yung, sabi natin 0.6 Ethereum or 1 Ethereum. Then eventually someone else will say, ay hindi, ito yung value nito. Pwede umabot ng 10 ETH, 15 ETH, 20 ETH. So hanggang sa tuloy-tuloy pa. And dahil tumataas yung presyo, nagkakaroon nga ng parang perception na oo nga, may value talaga to. Ano? And at the same time, ano rin siya, Kap eh. Oo, yun rin sana sasabihin ko, Kap. I think based on your explanation kanina, it's very similar sa mga speculative stocks na nagsisiliparan, natitrade natin, pero once nagbumagsak na, once na alam na nating bumagsak, dahil may system tayo, dahil alam natin when to get out of it, na once ma-realize natin na it's shit pala, then that's the time we get out. Pero habang ano pa, we have due diligence naman, nagre-research naman tayo yung mga projects natin, hindi naman tayo labas pasok lang ng pasok sa mga projects. Then habang mainit pa yung strike while the iron is hot pa, then I think it's still a good opportunity. So paunahan nga. Para sa para siyang Dota collectible na mga cosmetics. That's one angle ng perception na tradable. Although may tradable din, di ba? Nasa marketplace, kunyari, meron kang pakpak ni Queen of Pain na very rare, na limited. Yung Gold Roshan, Brad. O, yung mga ganun. Yung mga collectible na ano, ng Dota, na skin, mga ganun. Doon nag-start eh, actually. Parang feeling ko, parang it's one facet of it. Marami siyang ano, ang dami talaga, Kap eh. Another example, mga luxury brands, sabi natin Rolex o kaya AP, Audemars. So if you see someone wearing that, parang status symbol, 'di ba? And at the same time, if you're wearing that and you see someone else wearing that, parang meron ng connection na parang we have similarities with the person na. And because of that, may connection na, may community, then doon na nagkakaroon ng value lalo yung product. Okay, so medyo naintindihan ko na. In other words, ito any space naman siguro is prone to, kumbaga parang prone sa mga
kawatan at prone sa mga totoong gusto magbigay ng value. Tama ba? Diba? Yes. So that's why sinabi ni Gary Vaynerchuk na 98% is talagang mag-aano, kasi those 98% is gusto lang pera-pera lang. Yes, parang ganon. So sige, maganda. Meron tayo ditong mga ano. Ako, I am not against NFT or ano. Siyempre ako, meron din ako mga personal criteria for judging sa mga pinapasok ko. I mean, nabanggit ko to sa ano eh, sa mga trader development coaches, na kung kunyari let's say itong NFT and itong cryptocurrency, cryptoverse will stay for long, hindi ko kailangan magmadali. Diba? If it will be there in the next 50 to 100 years, if it really is the future, bakit ko kailangan magmadali? Sa stock market, after pumasok tayo sa stock market, 100 years nang nandyan yung stock market eh. Diba? So, talagang nag-i-stay siya ng ganun katagal. So, 1 century. So, kung ganun din naman ang outlook ng ano, ng itong NFT or ano, hindi ko kailangan magmadali doon sa isang bagay na yun. Pangalawa, hindi naman lahat ng actual na kitaan is kailangan natin pasukin. Marami nagtatanong sa akin, bakit wala kang Axie Infinity? Parang hindi lang naman pera ang basihan ng na pinapasok isang bagay. That's siguro isang reason din is kunyari parang same logic with bakit wala ako sa laundromat, bakit wala ako sa restaurant business, bakit wala ako sa casino business, bakit wala ako sa ano pa ba yung mga kotse business, di ba? Kasi maraming nagiging milyonaryo dun sa mga businesses na yun, tama? So hindi lang naman pera, kumbaga parang yeah, yung earning potential, that's one big factor para pasukin ko yung isang bagay, pero it's not the only factor. Nandiyan din syempre yung does it spark joy sa akin? Pwede ba siyang makasama dun sa mission and purpose ko sa buhay? Maraming mga mas malalalim na dahilan. So, and ako, I'm just embracing the fact na baka ano mo yon, ngayon ganito yung naiisip ko. Pero after 5 years, makahanap ako ng dahilan na pumasok dun sa space. Kasi nagbago yung mga circumstances na parang nakakita ako ng way. Nakakita ako ng angle na parang, uy, pasok pala to dun sa criteria for judging ko. Kasi kayo, ito si Sep, saka si, ano, si Carl, saka si Irbs, yung mga partiyan ng ano eh, GGMM eh. Yung mastermind namin. So, alam nila na, and sinasabi ko rin sa kanila na hindi lang basta pera-pera yung kailangan gawin nating 80% of the criteria bago natin pasukin yung isang bagay. Sometimes nga, kahit hindi sobrang laking pera, pinapasok natin eh. Because, di ba? Marami namang dahilan. So ako, I'm just taking my time and gusto ko ring aralin paunti-unti. Ayokong i-rush yung pag-aaral kasi ayokong pumasok dyan with the end in mind na parang, uy, nag-uunahan. Pagka ganun kasi, magiging uneasy ako eh. Pagka kailangan mag-unahan yung naging criteria or yung naging parameter dyan sa space na yan, eh hindi lang unahan sa pagpasok, unahan din sa paglabas. So baka hindi ako makatulog. So isa yun actually sa criteria for judging ko, peace of mind. Diba gusto ko yung pasukin yung isang bagay na kaya kong matulog na mahimbing sa gabi. Diba? So, kasi kung... So, alam mo yon, I'm just taking my time, basically. Yung mga ano, ayokong, ayun, meron sinabi si Marinal na FOMO. So, ayokong ma-FOMO and ano, ipag-i-stay naman yan ng 50 years, 100 years, or in the future. Edi okay. Siguro naman, parang yung mga anak-anakan natin or apu-apuhan natin is meron pa rin opportunity na kumita dyan. Diba? So, ibig sabihin, pag naabutan natin yun, edi tayo din merong opportunity na kumita. Okay? Siguro yung mga nag-create niya mga yan, darating yung araw na wala na rin sila, nag-expire na rin sila, no? Namatay na sila or what. Kung ito yung magiging legacy nila, kung ito talaga yung magiging the future, eh, I'm just being patient about it. So, that's my case
dito sa ano na to, sa mga nangyari. Pero I love that I am learning so much from you guys. Sige, dito tayo sa isang very skeptic person na talagang hindi basta-basta pinapasok ang mga bagay-bagay. Let's talk to Henry Tan. Henry Tan, anong mga masasabi mo? Kasi ito, guys, believe me, dito sa aming lahat, si Melvin ang pinaka-skeptic sa pagbili ng isang bagay. Meron tong mga ano eh, kunyari, let's say, bibili ng bag, bibili ng jacket na isang buwan. Diba? Bibili ng laptop na isang taon bago pag-isipan. Okay, so Melvin, anong mga masasabi mo dito sa mga nangyayaring ano, usap-usapan? Same lang naman dun sa mga nabanggit mo, Kap. Siguro i-add ko na rin, ano, yun, sinabi mo nga, peace of mind, di ba? I-add ko na rin siguro yung gano'ng comfortable dun sa papasukin mo. Kasi, yun nga, kung ma-FOMO ka lang, pwedeng ma-disgrasya ka lang. Eh, parang tayo sanay na tayo as traders eh. Ilang beses na siguro natin nagawa yun sa trading, pumasok tayo dati ng mali, and nasunog tayo ng malaki. So kung hindi ka comfortable dito sa papasukan mo, edi pwedeng avoid ka na lang muna, pag-aralan mo muna, bago ka pumasok. So in my case naman, ayun, same sa'yo, parang pinag-aaralan din, and then nabasit ko nga yung kay On, sabi niya, sensing. So sensing din ako eh. So baka yun nga yung isa rin dahilan kaya hindi ako pumasok agad. And also, kung mapapansin nyo, parang usually pag may pinapasok ako, parang nag-aralan ko na talaga, and then yung gusto ko makuha sana is yung talagang value for money, parang gano'n. Yung parang makaka-jackpot ka talaga at the lowest price, parang gano'n. So siguro kaya rin nag-aantay ako, parang gano'n. Kahit sabi mo rin eh, gusto ko yung makaka-jackpot ka talaga at the low. Oh, tama. Oh, 'di ba? Parang gusto mo parang taunahan eh, 'di ba? Eh nung oh, parang sumikat yung Axie, tinitignan ko yung marketplace. Ang mahal nito ah. Ang mahal nito mga to ah. So medyo hindi ako comfortable para pasukin yun agad, 'di ba? Eh kaya naman natin bilhin, pero hindi tayo comfortable eh. So at the right price, parang ganoon. Yung sinasabi mo, medyo at the right price. Iwasan and then hanap na lang ng iba. Pero marami naman ibang pwedeng pagkakitaan. So, kay Melbs, more on the risk management angle. I hope na gets niyo yun, guys. Kung baga parang okay naman yan, sige, I can ano, pero at the right price. Kasi I want to manage my risk. Well, ayos. Now, dito tayo sa how to. Kasi yung iba, parang meron tayo mga mixed comments sa mga ano dito, sa mga nakita ko, nabasa ko kanina, no? So, paano kami papasok dyan? Kunyari, bukas din. Anong unang naming gagawin? Paano kami papasok dyan sa NFT space? How to start as a beginner? Kunyari, meron lang akong kakaunting pera. 20,000. For 20,000, how can I start to invest in the NFT space? Sino pwedeng sumagot? Resource person natin. Ano to? Ba't ang dami mong ano? Pucha, ibang klase talaga. Pucha, ibang klase talaga sila. Naglalag sa iPad cup eh. O, yan. Laptop mo na yan. Tinatry ko sa iPad, sa laptop kung hindi maglalag. O, yan. So, meron dito. Oh. Actually, guys, nung ine-explain nyo, nare-realize ko na itong ano pala, kasi sabi mo collective. Ang nagpapatotoo is yung blockchain. Ang nagbibigay ng authenticity and that transparency, integrity dun sa NFT is yung blockchain, which is parang sa totoo lang pwede rin sa ano, no? Parang kunyari sa social media or sa atin. Kumbaga with the era that we are in now and yung environment that we are in now, yung sinasabi nilang sobrang daming fake news. And kumbaga parang fabricated daw lahat. Na walang pwedeng magpatunay kung totoo ba talaga yung news na yun or what. Kasi because of the media itself, fake daw. So kung kunyari, let's say, yung blockchain technology is pwedeng magpatunay dun sa isang chismis. Which is, in
in our case sa social media, kung kunyari let's say lahat tayo, mas maraming tao ang nagbigay ng ebidensya, tama ba, doon sa isang angle ng chismis, parang mas nagiging makatotohanan yung isang ano istorya, tama ba? Ako sa pagkakaintindi ko when it comes to sa blockchain and NFT, parang ganun, kumbaga parang sang-ayon si Ice Money, sang-ayon si ano, may ebidensya din si T3, si Carl, and yung mga kapitbahay natin sa Davao, sa Visayas, or kung saan man, na parang ayun talaga yung totoong news. Diba? Kasi kumbaga parang nakita tayo ng mga kanya-kanya nating ebidensya at nag-agree tayo na ito talaga yung totoong nangyari. Parang ganun ba? Yung blockchain and sa NFT? Parang ganun ba? Sinabi tama nga rin yung top ni... For me, ito, sinabi niya ni Gary V, sabi niya, the future of social media will be on blockchain to avoid yung mga parang mga fake news. Para kasi nga ang isa pa would be if you notice about social media, but siya sobrang sumikat, it's all about the flex culture. Meaning yung mga pinopost mo, 'di ba? Pero at least ngayon, authenticated na yung kung ano yung flex mo. Hindi ka na pwede mag-fake flex, kumbaga. Which is ganyan naman nangyari ngayon sa social media, the flex culture. So yun doon daw parang sabi niya, Web 3.0. The future of social media will be on blockchain. Okay. Gets. Medyo nagkakaroon na ako ng maraming salamat. O, palakpakan natin itong mga mentors na ito. No? In 3, 2, 1. Boom! Very good. Okay nga sabihin, Photoshop yung Photoshop. Oo, pwede rin. O, diba? Kailangan, meron na nagpapatunay ng Photoshop. Oo nga, no? Galing, ang galing. Gusto ko yung idea, pero siguro inaabangan ko rin yung time na papasok ako diyan sa space na 'yan. Para kung si Ons pala, no, parehas kaming mga late, hindi kami early adapters. Ito sila Sep kasi mga early adapters 'to eh. Ayun yung mga mahilig sa mga technology, mahilig mag-aral. Okay, so paano kami papasok? Sino ba pwedeng magbigay ng idea sa akin paano kami papasok diyan sa space na 'yan? If ever. I think Cap, of course, as with everything else, parang pag nag-trade ka rin. It's an endeavor na kailangan. Hindi siya parang same sa trading na hindi ka pwedeng basta-basta pumasok ng basta may pera ka lang, basta may capital ka lang. Kasi hindi batayan yung capital eh. Like, you could start with just less than 0.2, 0.3 ETH. Pero there's a procedure in being able to identify good quality NFTs, good quality kasi ang katumbas ng IPO sa stocks or ICO ng mga tokens sa crypto sa NFT is mint. So may mga mint dates, tapos magra-rush pa yung mga tao doon. Minsan naglalag pa yung website. So kunyari may mga malalaking minting na sikat na project na maganda yung roadmap, maraming pinapangako yung team, let's say, mas maganda, tapos maraming tao nag-aantay doon. Kailangan alam mo kung paano diskarte. Babanat ka ba agad doon sa minting na mura, pero pahirapan, magpupuyat ka, tapos hindi pa sure na makakuha kasi daming tao na pumapasok. Okay, marami ring risks, may mga scammer din. Pagpunta mo, kasi ang process kasi ng NFT is nagsisimula siya sa mint. So mini-mint siya. Depende ah, may mga crypto NFTs kasi na walang minting na nagaganap eh. May release day lang na parang naka-whitelist lang yung mga tao. Tapos pag kumbaga parang nag-subscribe ka doon, sure na mabibiliyan ka. Pero for most NFT projects, lalo na sa Ethereum network, kasi kailangan naiintindihan mo nasang network yung mga projects, may mga Ethereum NFTs which is dominating, I think, 80-90% ng NFTs in terms of volume na sa Ethereum network. So kailangan, number one, marunong ka magpaikot ng pera sa on-chain. Kailangan marunong ka magpasok ng Ethereum sa wallet mo. Kailangan marunong kang protektahan yung MetaMask mo. Okay? On top of that, yun, kung ano yung diskarte. So, trading, para siyang trading din, you really have to study. Okay? Hindi siya biro na basta may capital ka lang, papasok ka, or basta may tip ka lang, minessage ka ni ganito, ni ganyan, nakita mo sa Twitter, trending to, bibili ka na lang basta-basta agad. Pagpunta mo sa secondary market, after kasi ng mint, okay, mapupunta yun sa secondary market.
kumbaga parang IPO, tapos available na sa stock market. So, ang pinakamalaking secondary market ng NFTs right now in terms of volume, nasa OpenSea, OpenSea.io. So, pagpunta mo doon, tapos sinerch mo yun, no, yung project na hinahanap mo, maraming copycat yun. Hindi lahat may check, hindi lahat official. Kailangan mo pa i-check sa Twitter, okay, para doon sa official account ng project, tapos may bibigay sila ng mga official na links nung walang bibili, if bibili ka ng mga secondary. Usually, yung mga secondary prices ng NFTs, mas mahal na sa mint. Usually, mga mint ranging between anywhere between 0.01. Kanina may na-mint akong 0.01, ngayon lang kakamint ko lang 0.01 plus gas fees. So, 0.04. Tapos, after nun, pagka-mint nun, automatic meron nandun na yun sa OpenSea. So, yan. So, minsan may mga scammer. Hindi mo alam if yun yung legit na project kasi meron tatlo, apat na copycat project. So, ayun. Nadali na rin ako noon, actually, dati. Okay, fake project. Na-scam ako. I think mga 0.2 ETH noon. Pero okay lang. Okay, so, yun. Kailangan very much aware kayo sa mga risks. Paano yung discarding yung pag-mint? Okay, how you can actually find good quality NFTs na alam nyo na in terms of perception ng value, maganda. Again, parang trading din siya. Merong mga nag-quick flip. Pag sinabi natin quick flip, pagbili ng mint, kunyari, nakapag-mint ako ng project ngayon, 0.05. Okay? Let's say, paglapag nun sa secondary market, pwede ko na ibenta yun ng doble, 3 times the price. So, yun. Kailangan alam mo yung discovery mo. Short term ba lang? Very, very short term lang ba? In it for the quick flip? Or gusto mo na kumbaga ma-reveal ng project yung roadmap nila hanggang sa tumaas yung value ng NFT. So, parang trading din, may trading style ka din na kailangan na iintindihan mo paano yung discarding mo. And pinaka-importante sa lahat, kailangan on point yung risk management. Ako, ang take ko lang pagdating sa NFTs, pagdating sa risk management, every NFT I buy, I consider it as equal dun sa value at risk ko pag nagte-trade ako. Meaning, kunyari, meron akong $100,000 to trade. Tapos, ang maximum na risk ko per trade is 1%. So meaning $1,000 yung maximum na ipapatalo ko dun sa trade. Each NFT you buy is considered as one trade na buuin stop loss. Meaning kunyari, bumili ako, ang maximum budget ko for every NFT I buy is 0.1 ETH or let's say 0.2 ETH. Okay? Consider it as gone. Pagka bumili ka ng NFT, consider mo na as gone yun. So usually kunyari, maliit lang yung budget mo. Ang ideal na budget, I think, kung mag-start ka, man, kasi mag-gastos ka pa sa gas fees, malaki ang gas fees. Depende sa time of the day, depende sa time of the week. Minsan yung gas fee or yung fee na babayaran mo to proceed with the transaction, okay, aabot ng anywhere between $4 to sometimes even $150. So, kailangan considered mo yun. Ideally, mga 0.4, 0.5, pero ideally yung knowledge mo kung paano yung discard mo, saka risk management mo. So, yun. Okay, consider it as, kumbaga, kunyari, ang standard rule sa trading, di ba, parang 1% risk. So, ideally, mga more than 100 shots ka. Although, pag naubos mo na yung 100 shots mo na naka 100 trade ka, tapos na-wipe up yung capital mo nang wala ang ginagawa to improve yourself, your trading process, may problema. So, parang ganun din sa NFTs. Kailangan marami kang bala. Hindi pwedeng, ito yung, mayroon akong 0.3 ETH, pambili ng NFTs, sasalpa ko to sa lahat ng, sa isang project. Okay, hindi pwede yun. So, kung kagaya ko, ako nagda-diversify ako. Kagaya nung, I think a few days ago, may mininta ko na 4. Lagi ako buy 2s eh. Even numbers ako pag bumibili ako ng NFTs. Minimum 2 bibiling ko. Para yung isa, benta. Tapos yung isa, especially kung maganda yung quality ng ano. Kasi may mga rare eh. Kumbaga parang bibili ka ng pack or bibili ka ng 2 pieces. Minsan pag mint, di pa nare-reveal. May rare, may hindi masyado rare. Hindi masyado ma-rare, usually kiniflip ko agad yun. Yung magaganda, good quality, na medyo malaking risk reward, hinawa ko yun. So, kumbaga yung, kunyari, 2 NFT binili ko, yung isa offset na nun eh. Kunyari, minint ko 0.05, tapos meron ako recently na mint 0.15 each, tapos after I think 2 to 3 hours, ang presyo niya nasa 0.6 na. So, halos times 4 na agad. Pero anim na ganun yung binili ko, 3 nun agad, bininta ko na agad. So, automatic yun yung magko-cover ng next business expense ko as for NFTs. Covered na yung gastos ko na 0.15 times 6, which is 0.3.9 ETH. So, bayad na yun, plus etc. So, yun. Tapos yung the remaining, yung tatlo,
yung 50%, pinuhold ko. Particularly, pinipili ko yung magaganda yung rarity. Kasi may mga qualities eh. Merong mga NFTs sa isang 10,000 project na drop na kunyari, 10 lang kayo, 20 lang kayong may ganun. And usually, nagko-command yun ng much higher prices. Kunyari, may mga NFTs na, alam ni Carl to, na kunyari, minint mo ng 0.1 or 0.05. Tapos paglabas, nung re-reveal na, eh, rare pala, 20 lang kayong may hawak. Tapos minint mo, 0.2 lang or 0.15, tapos mabibenta mo ng 5 ETH, 3 ETH. So, ganun. Pero, although malaki yung kitaan, para rin siyang trading eh. May risk-reward ratio ka rin na tinitignan. So, importante rin talaga yung risk management. If not, yun ang pinaka-importante sa lahat. So, yeah. Okay. Medyo ano, grabe ano. Nahilo ko, kaya napaano ko. Napatito gaming ako, may calming oil. Calming oil. Siguro to add na lang din, Kap. Dun sa sige, parang, to simplify na lang. To simplify. Parang, in-explain ko rin yung approach ko sa mga bago rin sa NFT dun sa mga Discord servers na pinapasukan ko eh. Which is nalaman ko rin kay T3, yung power of two nga, na whenever you mint, or whenever you purchase an NFT na bagong na magre-release pa lang, dapat bumili ka ng dalawa. Or parang, say for example, bibili ka ng candy. So, bibili ka ng dalawang candy worth piso isa. So, ang gastos mo doon, dalawang piso. And in order for you to walang mawawala sa'yo, yung isang candy, ibebenta mo ng 2 pesos and the other one i-hold. Then dito rin papasok yung variable change, similar to trading, in a way na malalaro mo yung flipping side ng NFT and at the same time malalaro mo rin yung hodl, yung diamond hand side ng NFT, which is itataas mo lang yung power of two. So if you want to hold more mints or more supplies dun sa project, then itataas mo, sabi natin, you want to hold 4 or 5 mints, then ang gawin mo, bili ka ng 10 piraso, then the other 5 is you sell it at a amount nung nagastos mo nung overall, no? Para in the event na umangat siya, then congratulations, kumita ka, no? Pero in the event na bumagsak, then it's okay, at least you've got back your initial investment. Parang ganun. Parang similar lang din sa trading, merong break even, merong small loss, and at the same time may big loss. Ang iniiwasan natin parati is the big yung big loss na outcome. So ayun. Ang downside lang pala doon is syempre since you're buying so much and say for example, ibebenta mo kasi siya usually hindi pa reveal eh. Hindi pa na-reveal yung project and nagkataon na ang nabenta mo is rare. 'Di ba? Hindi pa na-reveal kasi rare. Tapos rare pala siya. So ang opportunity cost mo lang doon is you might be selling something na rare worth probably 5 to 10 ETH in the short term. Tapos na ibenta mo lang siya ng parang common supply lang or sobrang baba mo lang na benta. Yan lang. Okay. So, good points from Carl and from Triti. Bigyan natin ng isang bagsak in 3, 2, 1. Boom! So, ang nakuha ko doon basically is risk management. It really is a money game. Money management game. So, pakitype dyan, kapanaligs, risk management. Okay, so, invest in your learning first, sabi ni T3. Huwag kang papasok sa isang bagay na hindi mo talaga alam. Okay, risk comes from not knowing what you're doing, sabi nga ni Warren Buffett. And nabanggit niya rin kanina, OpenSea.io. Tama ba? OpenSea.io. T3, Brad, meron akong personal question. Meron ka bang Reddit na subreddit na pinafollow for NFT? Kasi ako, mahilig ako magbasa sa Reddit eh. Wala ka, Pe. Hindi ako ma-Twitter eh. Twitter ka ba? Twitter ako, Pe. Na pinafollow ko yung mga may-ari ng mga malalaking malalaking projects gaya yung mga may CryptoPunks, tapos yung mga may-ari ng mga malalaking ecosystems.
yun, saka yung mga malalaking ano, mga malalaking developers sa crypto. And yun, usually mostly every day tinitingnan ko lang yung mga tweets nila at saka yung mga ano, yung mga thoughts nila and tweets nila on NFTs and sa market din in general. At yun, tututo. For exposure, pag, pag wide reader, pagka mahilig ka magbasa-basa ng mga ano, Carl, pwede ka bang gumawa ng initiative for us dito sa mga MYM? Gawa ka naman ng ano, Brad? Discord server natin for NFT. Meron na kasi Shilling tayo sa Facebook Messenger. Mag-shield ba? Sige, sige. Gawa ka dun. Doon mo kami i-hype. Kayo nila, Tito. Gusto rin namin kasi mapag-aralan. Shilling site. Dahil meron, medyo nakakancel na ako ng pag-aralan yung space eh. May mga na-set up na ako na bot na nag-identify ng ano, yung parang shinare ni ano, ni Seth sa atin dati sa ano, sa US market, yung mga may momentum, yung stock dip, mga momentum movers. May mga bot na ako na ano, na kuha sa ibang Discord na nag-identify ng mga high volume na ano, na NFTs, yung mga mints na highest over the past hour, etc. Nakakopya na natin lahat yung right? At naka-ready na, sasalpak ko. Ano na, sharingan na, sharingan na. Sharingan na, naunahan na. Ano, Carl? Gawa ka naman, Carl. Wala ka lang sige, ginagawa. Sige. Ay, gawa ka para sa ito. Ito tayo lang din na mag-hype mo ka. Kasi medyo, sa totoo lang, marami mga nagtatanong sa akin about it. And I feel na ako, na-realize ko lang ngayon na I'm doing a disservice to them. Na dahil hindi ko alam yung space man lang, hindi ko man lang in-immerse yung sarili ko sa space man lang, wala akong masagot na ano. Eh, syempre, medyo natutuwa din ako dahil tinitingnan ako nung mga kapanalig natin as a good resource person for it. So, Carl, sige, umpisa mo na para at least kahit papano, meron naman ako maitulong sa mga kapanalig namin. Sige, mabigyan ko sila ng opinion when it comes to ano. So, maglagay tayo dyan ng ano, kasi nabanggit na nito ni Titri na gusto ko yung angle ni Titri eh, about ano eh, about VAR, about risk management. Eh ako, you can speak to me in terms of VAR. Pagka binigyan mo na ako ng VAR and risk management, I'm risk management guy kasi. So, sige, oo nga no. Hindi ko na ano yun. Wala naman nagsasabi kasi sa totoo lang na maglagay ka ng huge amounts of money dyan, ng life-altering amounts of money. Walang nagsabi ng ganun, no? So, ngayon, na-realize ko na wala rin naman nagsabi sa akin doon. Maglagay ako agad ng millions dyan sa NFT. Pwede naman yung parang ano lang, dip your toe or dip your ano, isang paa dyan, one leg dyan sa NFT. Sige, tirahin natin yan. Pero, syempre, ayokong pumasok muna ng bigla-biglaan, ng leap of faith. So, Carl, doon nyo kami turuan, gawa ka ng Discord server natin. Sige, Cap. No problem. Cap, pwede ako mag-input for beginning. Ayun na.